So, what's up guys, no? Andito kami ngayon sa Mini Tayak. Isang tourist spot dito sa Barangay Atisan, San Pablo City, no? So, kasama natin ang Cobra family. Si Totoy Cobra, si Cobra Pins. Si Cobra King nandoon din dito. So, lilibot namin kayo kung anong mga hayop dito na alaga nila. Papakita namin, no? So, tara Toy, sumahan mo, Toy. Totoy Cobra. So, yun. Ingatan yung mga reticulated press. So, ang ano pala dito, no? May akyatan dito, tapos sa taas, napakaganda ng view. May akyatan dyan. So, pag nakit nyo yan, meron niyang parang maliit na chapel o parish, kumbaga. Tara, pakita natin yung mga simbahan, no? Pero walang umakit na pari dyan. So, papakita namin ni Totoy Cobra yung ano, mga hayop dito. Tapos, bibigyan na rin namin kayo ng onting kaalaman, kumbaga. Or idea. Onting lesson na lang din sa mga bawat hayop na papakita namin. So, yun guys, umaya na lang. Isang Philippine macaque. Up! So, ganyan sila ka-docile, no? Basta hindi lang sila ano tinitreatend, kumbaga di sila iniinis, kumbaga mabait naman yan. Yung mga cases lang talaga na ganun kaya sila nagwa-wild, pinagtitripan sila kasi yan guys, mga hayop may damdamin din yan, nakakaramdam din sila ng ano, takot, nakaramdam din ng mga lungkot ganyan, lalo pag napamahal ka, napamahal ang hype sa iyo, no? So yun, ikot pa tayo guys, pakita namin yung ano, ibang hype dito. So dito naman meron tayong ano, tatlo Burmese python, no? Dalawang normal het albino to eh, kakaalam ko. So pair yan, nakaraan naglock na yan, so possible mag ano yan, maglay ng eggs this year, no? Itong mga uri ng pythons na to, they can grow up to 14 feet, 15 feet, mga ganun. Tapos lumalaki lang, lumalaki yung katawan nila, yung mismong katawan nila lumalaki na lumalaki, hindi gaya ng mga articulated python na slender type lang, kumbaga payatot lang. Ito humahaba sila at the same time yung katawan nila lumalaki rin. So yan, no? Ika tayo. So yun guys, no? Hindi tayo nagbabalik. So may alaga rin sila ditong dalawang Rufus Hornbill, no? Ayan yung Rufus Hornbill nila. Kita nyo. Kaya sila tinawag na Rufus Hornbill dahil sa kulay ng kanilang beak at the same time yung kulay ng katawan nila, no? Wala, yung tinumakay yung tatay. So, mabait yung Rufus na yan.
Nawa ka? Ikaw din? Oo. Oo. Oh, hindi! So, dalawa yan. Ayun yung isa. Sa taas. Ayun. So, ay, sino to, baby? Sobrang bait nitong mga Rufus Hornbill, no? May ability rin sila na parang uwak, kumbaga. Pero mas malaki ang ano nila, ang brain nila sa uwak, kaya mas matalino sila. Para sa akin, ha, based on my experience na sa pag-alaga ng mga hayop, mas maano sila, mas matalino sila at mas ano sila, kumbaga, mas docile sila. Mas malambing din. Ay, siya atas ka kayo. Mga Rufus Hornbill. So, yun. Tignan natin, no? I-montage ko ang Rufus Hornbill nila dito. Molting stage ka. Molting stage ka ngayon, ah. Lulugon ka. Hmm? Lulugon ka. Oh, lapit ka na dito. Liga dito. Hili, liga dito. So, ayun yung male natin, no? Ayun yung female. Ito yung female. So, mas malambing itong female. Makikita nyo naman. Papakamot lang siya. So, ito yung lalaki. Mas malaki yung hornbill niya, no? Kaya sila tinawag na hornbill dahil sa thick bill nila doon, ayun, no? Thick bills, kumbaga malaki yung ano nila, yung tuka nila, at the same time, may horn sila. Ito, which is ito, no? Ayun yung horn nila. Kaya sila tinawag na hornbill. Ito yung bill nila, malaki. At the same time, may horn sila, kaya sila tinawag na hornbill. Pero sa species na to, Rufus hornbill to, eh. Kaya Rufus dahil sa kulay nila, no? Ayan, no? But yan. Ito yung male. Oh, yan. Ito si Cap Cobra, magaling sa mga bird. Nagte-training siya ng mga bird. So, kung mapapansin nyo, mas malaki itong male, no? Mas malaki yung male. Ang size nito, guys, parang panabong na manok. Doble pa. Kung makikita nyo sa personal. Ito yung female, no? Ha? Mas malambing ito, eh. Ha? Bait yan, guys. Wow. So, guys, ikot tayo ulit sa ano pang hype nila dito. Ano, no? Peacock. So, sa peacock naman, ang differences nila, mas mahaba yung tail nun lalaki, no? Kasi pang ano nila yun, kapag sa mating, pag breeding season nila, magpe-flare yan, gaganon yung ano, buntot nila para magandahan itong babae. Tsaka sila magme-mate, no? Wow, ang ganda niyan, ah. Yan ang peacock. Ito yung male na peacock, and then this is the female. Napakaganda ng buntot niyan, guys, no? Napakaganda ng buntot niyan kapag nag-flare. Parang mga mata. Sobrang daming mata. So, yan. Si Cobra Prince. Si Tall Cobra. Peacock, guys, no? Mamaya pupunta tayo sa crocodile.
Punta muna natin yung sawa. So, saan? Guys, yun. Ikot pa, ikot pa rin tayo. Sawa. Ikot pa rin tayo sa... May karong sting dyan? Mga ano nila. Sa pinakang farm nila dito, meron din silang mga ostrich dito. Mamaya, yung differences ng mga ano, o mga facts ng ostrich, sabihin na natin ganun. Sabihin rin natin sa vlog yun, no? Para... at least meron kayong natutunan dito sa content kong to. So yun guys, ayan na lang. So guys no, ganyan ang itsura ng ano, peacock kapag nag-flare. So ganyan kapag breeding. Wow, ang ganda. Wow. Umagaspas pa talaga siya, no? Saktuhan pa natin. Ayun yung lalaki. Ano, binukan na yung buntot niya. Galit yata. Ito yung babae. So ginagawa nila yan para sa breeding. Pag nagandahan tong babae, tsaka siya pwestuhan ng lalaki. Bilangin mo, mag-asawa ni Regis. Ganda no guys. Ah, nag-flare na naman. Ba't yung isa hindi nabuka? Hindi kasama ang bata. Pero ba't yung isa hindi nabuka? Hmm? Ano nabuka? Siyempre, ayan eh. Ang ganda oh. Ha? Para pag nakakit niya, pwede niyang patungan. Ano yung isa? Isang pala si Clive!